LeBron pinuri ng isang former official o isang former referee. Dahil sa taong ito ay wala pang technical fouls itong si LeBron. Yes mga sir, tama ho, ang inyong narinig, walang technical fouls si LeBron sa taong ito. At para mismo sa former referee na si Danny Crawford, yan lamang daw ay nagpapakita na si LeBron ay magalang kung saan hindi siya nagpapatalo sa kanyang emosyon upang makipagdebate o patunayan na siya ay tama. Totally, maraming mga batayan kung paano ka tatawagan ng technical foul. At yung pinaka-common dyan ay yung patuloy mo na kinakausap ang referee o patuloy kang nagre-reklamo. At yung isa pa, yung exaggerated celebration na kung minsan ay humahantong pa sa pangungutya. At samantala, matapos may pasok ni Klay Thompson ang kanyang tres kanina sa kanilang laban kontra OKC sa mga huling minuto. Ayon kay Klay, "This is my house." Kumbaga mga sir, pag-aari niya pa rin ang Thunder. Kung saan kanina siya ay nakapukol ng back-to-back 3-pointers. At marami nga ang napa-flashback kanina sa kanyang ginawa dati sa parehong arena. Kung saan siya ay pumukol ng 11 3-pointers sa kanilang laban kontra OKC pa rin sa Western Conference upang sila ay makapuwersa ng Game 7. Pero nang tanungin si Klay Thompson tungkol sa kanyang sinabi na "This is my house," totally wala siyang maalala na sinabi niya yun dahil siya ay nagkaroon ng blackout moments sa kanyang ginawa kanina. At kanyang inamin na hindi yun sumagi sa kanyang isip. Pero get niya na iyon ay magandang alala. Definitely mga sir, yun talaga ang inaasahan ng Golden State Warriors kay Klay Thompson pagdating sa mga clutch moments. Dahil syempre kung iisipin, subok na ang kanyang mga kamay. At maging si Darius Bazley ng OKC ay napahanga sa kanya na itong si Klay Thompson ay mahirap bantayan. At ani pa niya, magaling talaga si Klay Thompson sa bola. At dahil sa ginawa ni Klay Thompson kanina, pakiramdam niya, wala nang iba pang magagawa ang kanyang mga kamay. At samantala sa ibang balita, walang pakialam o hindi nababahala itong si Jonathan Kuminga sa pag-snub sa kanya para sa Rising Star. Dahil nga sa paparating na All-Star, hindi nga kasali doon sina Kuminga at Moses Moody para man lang sa Rising Stars. At ayon kay Kuminga, nais niya sanang mapabilang doon kaso nga lang daw siya ay na-snub. Pero sa uli ay hindi pa rin siya nababahala dahil mayroon pa namang susunod na taon. Definitely kung ating titingnan, magkaiba ang status ni Kuminga sa ibang rookie na kaagad ay inilagay sa starting lineup dahil sa ngayon siya ay coming off the bench. Pero kung sakaling siya ay nabibigyan lang ng mataas-taas na playing time, especially doon sa G League ng Golden State, kaya niyang bumagsak ng malalaking numero. Pero kahit ngayon na coming off the bench lang siya para sa Golden State, ang mahalaga ay natutulungan niya pa rin ang kanyang koponan. At syempre, ang importante, sila ay manalo. Pero kung pag-uusapan naman yung mga perks or mga advantages, syempre, kasama niya si Steph Curry, si Klay Thompson. Siya ay palaging naambunan ng mga kaalaman. At doon pa lang ay panalong-panalo na siya. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay KJ Soon, kay Maris Calma at kay Carl Joseph Carpina. At shoutout din kay Okaki Jr. At sa lahat-lahat na lang ng mga solid ka-fast break natin dyan, maraming salamat o sa panonood. Peace out!